Hello, hello, hello! Kumusta kayo dyan mga tol? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At maraming salamat sa iyong panonood sa channel ko ha. May get 100,000 subscribers na pala tayo no? Galing ha. Wow! Thank you so much from the bottom of my puso. Thank you tol. Well, di ko na patatagalin pa. Ibibigay ko na ang listahan ko sa inyo. Ito ang 25 dagdag kaalaman tungkol sa mga artista na marahil hindi nyo pa rin alam hanggang ngayon. So let's get it on. Cue background music. Number 1. Ang batikang rapper nang humanap ka ng pangit na si Andrew E, sinasabing siya ang pinakaunang at nag-iisang Pinoy stockholder ng Facebook. Ibinanyag niya ito noong 2003. Number 2. Speaking of humanap ka ng pangit, dito sumikat si Andrew E sa rap song na ito. At sa ngayon, ito ay medyo naharap ng copyright violation dahil sa daming pagkakalintulad o pagkakapareho nito sa music at lyrics ng rap song din na Find an Ugly Woman ng Cash Money and Marvelous na nirelease noong 1988. Samantala, ang Humanap Ka ng Pangit naman ay nirelease noong 1990. Naku, lagot tayo dyan. Number 3. Alam nyo bang dinaya ni Jackie Rice ang kanyang edad sa audition ng Starstruck Season 3 noong 2005? Siya ay 14 years old pa lang noon at ang minimum age requirement ay 15 years old. Number 4. Si Pelita Corrales ay may mahigit na 100 albums at alam ba ninyo na siya lang noon na Pilipino na nag-perform sa concert ng Beatles sa Pinas noong July 4, 1966. Number 5. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa drama role ni Bea Alonzo, nakilala siya bilang love interest ni John Lloyd Cruz sa maraming pelikula. Ngunit ang pagiging serial killer at Virgin Mary ang dream roles talaga niya. Weird. Number 6. Bago niya siya nakilala sa Pinoy Big Brother noon, si Joros Gamboa ang nakadiskubre kay Gerald Anderson sa Cebu City. Number 7. Nanggaling ang screen name ni Sid Lucero sa karakter na ginampanan ng kanyang ama na si Mark Hill sa pelikulang Batch 81 noong 1982. Number 8. Sa ganda ni Yula Valdez, iisipin mo bang medieval swords ang kanyang koleksyon? Espada pala ang gusto niya. Number 9. Ang family rubbing uncle endorser na si Carlos Padilla Jr. ay una munang naging artista bago naging sikat na boxing referee. Kung matatandaan nyo ang boxing fight na Trilla in Manila noong 1975, wala sa plano na siyang magre-referee dahil ayaw ng kampo ni Joe Frazier na kano ang mamagitan sa kanilang dalawa ni Muhammad Ali. Buti na lang available siya at that time and the rest was history. Number 10. Si Christopher De Leon lang ang may hawak ng record na pinakamaraming napanalo ng Best Actor category sa iba't ibang major awarding bodies. Siya ang may naitalang 17 wins at 12 nominations hanggang sa kasalukuyan. Number 11. Tatlong beses nang naibalita sa mga iba't ibang pahayagan na patay o pinatay ang veteranong kontrabida na si Paquito Diaz kahit buhay pa ito noon. Naku, puso na pala ang fake news noon, no? Number 12. Siya ang bukod-tanging artista na Guinness Book of World Record holder sa Pilipinas at tanging artista
na ginawaran ng personalized .25 caliber ng isang presidente. Si President Fidel Ramos yun. Number 13. Si Ann Curtis ang unang aktres sa showbiz na nag-reach ng 1 million followers sa Twitter. Number 14. Si Mercedes Cabral ay itinanghal na Most Beautiful Woman in Cannes for 2008 sa pamamagitan ng official online voting poll ng paparazzi. Ito rin ang pinakaunang pagdalo niya sa Cannes sa pinakaunang pelikula niya na pinamagatang Service, directed by Brillante Mendoza. Number 15. Ang mag-asawang Claudine at Raymart Santiago ay parehong bunso sa pamilya at pareho rin ang araw ng kapanganakan. Number 16. Si Mona Louise Ray ay ang pinakabatang diabetic sa showbiz. Siya ay na-diagnose ng type 1 diabetes noong 2011. Number 17. Si Eddie Garcia ang direktor ng pelikulang Abacada Ina noong 2001 at PS I Love You noong 1981. Eto pa, si Manoy din ang may pinakamaraming pelikula na may mahigit na 631 credits, making him technically the most prolific actor in the Philippines. Wow, prolific, heavy word. Number 18. Tama, talent rin ni Marian Rivera ang mag-beatbox. Number 19. Minsan ang na-offer kay Sunshine Cruz ang Miss World International noong 1999. Pero tumanggi lang ang kanyang handler na si Alpi Lorenzo dahil sa sobrang in-demand niya at that time sa showbiz. Number 20. Si Jacqueline Jose ang kauna-unang artista sa Southeast Asia na nagwagi ng Best Actress Award sa prestigyosong Cannes Film Festival. Natanggap niya ito noong 2016. Galing ah! Number 21. Noong May 4, 1991, isang headline ang lumabas sa pahayagan ng isang 4 years old na batang physical na inabuso ng kanyang stepfather. Siya ay binubog, pinaso ng sigarilyo, pinaso rin ng plancha. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Janeline Mercado. Number 22. Filipino actor and stunt performer Dante Barona jumped from the San Juanico Bridge without a harness in the 1981 movie Harry Nang Stunt. And that high level of death-defying stunt never happened until now in the Philippine cinema. Wow! Don't English me! Number 23. Si Tetchy Agbayani ang first ever na Pinoy na maging cover girl ng sikat na Playboy magazine sa Germany noong 1982. Number 24. Si Makisig Morales ay black belter sa Taekwondo. Wala! Wow! Pow! Number 25. Ginamit ni Mang Dolphy noon ang pen name na Rudolph Hiscock. Galing ito sa kanyang totoong pangalan na Rodolfo at hango naman ang Hiscock sa tunog ng asthma at Alfred Hitchcock na isang tanyag na Hollywood director. And that's it, mga tol! Sana ay nagustuhan nyo ang listahan kong dagdag kaalaman. So, from the bottom of my puso, thank you very much, mga tol! Kung sakaling bago ka pa lang dito at nagustuhan mo ang mga ganitong video, what are you waiting for? Before? Eh di subscribe na. So until next time, see ya! Ay, di pala tayo nakikita, no?